Hey, what's up guys? Welcome back to Einstein. And today guys, ang tuturo sa inyo guys is paano gamitin ang MS Access using Windows Phone application na kadalasan na may mga request ating mga members doon sa Einstein vlog. So request po nila na gusto daw nila ng tutorial para sa MS kasi yun daw ang lumabas doon sa examination, no? Bago tayo guys nga pala, payo ko sa inyo guys bago ko ipakita sa inyo guys ang tutorials, balikan nyo muna guys yung aking mga previous tutorials ko dun sa data manipulation part 1 and so on. Kasi dito guys, mag-edit lang tayo dito guys eh. Para makita nyo guys, ang purpose ko dito is makita nyo ang difference pag-query ng MS Access sa pag-query ng SQL Server. Para makita nyo ang difference sa dalawa, so mag-edit-edit lang tayo dito guys, no? Kasi daw ito daw yung lumabas sa exam. So hopefully guys makatulong sa inyo guys. So ngayon guys. Yan, syempre, pag-usapan natin ang ICT Specialist Proficiency Hands-on Examination or Second Examination Data Manipulation Part 7. And guys, pag-uusapan natin today is yan, MS Access Special. So, special to para sa pag-take ng ICT Specialist Proficiency Examination using MS Access as your database for the examination, no? So, itong C is connecting, I is for insert, S for selecting, U for update, and D as you're deleting. So, dito guys, bukod sa papakita ko ngayon paano gumawa ng database, papakita ko rin paano gumawa ng password, no? Sa MS Access. So, ano na. Parang complete package na siya, guys. Para mabilis tayo, mag-edit-edit lang tayo, guys, no? Kaya, recommended ko muna, guys, sa panoorin yung SQL Server ko na tutorials para doon sa, ano, sa previous videos ko, guys. Recommended ko na panoorin nyo muna bago pumunta dito. Kasi mag-edit tayo dito guys. I-edit lang natin yung mga syntax, yung mga query. Edit lang natin guys para makita nyo ang difference ng dalawang database, no? So guys, pakita ko sa inyo guys muna yung ating magiging content ng video sa ating tutorial. So ito guys, so content in this tutorial. So creating database, connecting to MS Access, making a password for the database, inserting data, selecting data, updating data, and deleting data. So yun guys, gagawin natin ito sa tutorials na ito. So, complete package na sa isang video. Pero mag-i-edit lang tayo, no? Para makita nyo yung difference ng pag-query sa MS Access sa SQL Server. So, punta tayo sa ating, gawa muna tayo ng database, no? So, punta tayo sa ating MS Access. So, dito sa ating, no? Program na Microsoft Access. So, dito guys, pakita ko muna kayo guys kung paano gumawa ng database. So, dito guys, no? Yan, napansin nyo guys, itong blank database. Actually, pinakita ko na kayo guys doon sa ating previous lesson pag install natin ng MS Access. Pero otherwise, pakita ko pa rin sa inyo paano gumawa. So, click nyo lang itong blank database. And then, punta kayo dito sa, yan, pangalanan nyo, no? Pangalanan nyo. Ayong gusto niyo kung ano pa gusto niyo pangalan sa database. Pero siyempre, gaya ng dating gawi, pinangalan ko ng Einstein_DB. And then i-click ko lang yung create. Ayan. Ayan na, meron ka ng table. Ayan dito, i-click niyo lang guys itong table dito na ginawa natin. At punta kayo sa design. Design view. So, ano yung papangalan nyo sa ating table? So, for example, natin members table. Yeah. And then, click OK guys. Yan. So, meron na tayong agad-agad na ID na ginawa, no? So, dito guys, punta muna tayo sa ating program na ginawa nung una. Para makita natin yung next nating magiging column dito nalalagay. Parang apat na ata yun eh, di ba? So, paano yun? Pupunta man tayo sa ating Visual Studio. Tapos, punta tayo sa Connect Form. Kasi ito yung ginawa natin dati, di ba? Itong Connect Form, guys. Maximize. Load pa. Updating ka lang. And then, di ba ginawa natin dito?
tayo sa design, sa main form. ID, full name, gender, and grade. So, ito ang ginawa lang natin, guys. Kasi, example lang ito, guys, para magkaroon kayo idea, no? So, i-edit lang natin ito, guys. I-edit lang natin query nila. So, gagawin natin, kunin natin itong tatlong to. Itong full name, gender, and grade, no? So, sa access database, lagyan natin yung full name. So, full name, gender, grade. Tama ba? Check natin, ha? Full name, gender, grade. Okay. Sa ating database ulit. So, since nalagyan natin mga column, mga text lang naman ang gamit natin dito, eh. Kasi si, pag si ID, auto number talaga. Kasi nag-increment siya. Every time mag-add ng information. So, automatic na siya. So, right-click ko niya ang members table dito sa ating MS Access database. And click save. And then, pwede nyo close. Tapos, gagawa na tayo ng query dito, guys. No? Sa ating program, punta tayo sa SQL Engine Management. So, dito, mag-i-edit lang tayo, guys. No? So, ano yung gagawin? Para makakonnect tayo, mag-connect tayo, guys, sa ating MS Access. So, lang kayo dito, guys. Type nyo lang using systems. No? System.data. Nakikita nyo, guys? No? Using system.data.oledb. So, yan ang gagamitin nyo, guys, no? Si OLEDB para makapag-connect tayo, makapag-perform tayo ng activity dun sa MX Access. Ngayon, gagawin nyo, dito sa ating, ano, ginawang, di ba, gagawin ko dito, kaka-copy-paste ko na lang para makita yung difference ng dalawa, no? Kaka-copy-paste ko na lang. Copy, and then pangalan ko dito, SQL Server. Ito yung SQL Server. So, lagay ko na sa taas yung ating MS Access pag-connect, no? So, copy-paste ko na lang. Lagay ko dito, MS Access. Kapansin yung nag-error, no? Kasi nagkaroon tayo ng duplicate, eh. Pero, ibayin lang natin, guys. Mali lang naman. So, dito, instead na SQL, no? Instead na SQL, nakita nyo, napangal dito, guys, instead na SQL Connection, ang gagawin natin, kapalitan natin ng OLEDB Connection. Yan, guys, no? Tandaan nyo yan, no? OLEDB Connection ay papalit nyo. And same din sa kabila. Palit nyo. OLEDB Connection. Okay? And syempre, palitan natin to. SQL con, OLECON na lang. OLECON. And then, dito sa SQL command, OLEDB command. Okay? Ito pa itanan natin. Ole na lang. Ole, ole. Ole, lele. O, di ba? So, ole, DB, adapter. Yan. And syempre, pa itanan natin to. Ole, data adapter. Tapos dito sa kabila, pangalan natin is data set para yung ano kanyang data type. So, dito na lang palit natin. Ole. Para ma-recognize natin kung ano yung gagamitin natin pag tinawag natin siya. No? So, yan. Ang gagawin nyo. And next natin gagawin, kapalitan natin tong query na to. No? Pero bago yon, para makapag-connect tayo, i-transfer natin, i-save natin to. Save ko lang, ha. Save database. Save as. No? Save as natin siya, guys. No? Punta ko dito nga pala. No? So, click nyo ang... Ay, so, dito, file, save database as, and syempre, punta tayo sa ating project na ginawa. So, ang project natin nasa, yan, connection form. Yun na pinangalan natin, di ba? Ay, connect form. Connect form, folder, sa bin, debug, and dito. Dito natin ilalagay yung ating database. Tandaan nyo, guys, no? Pakita ko sa inyo, guys. I-save ko lang, ha? Enable content. So, pakita ko sa inyo, guys. Dito sa ating folder. Dito sa ating folder, guys. Yan. Dito tayo sa... Dito sa guys, no? Para makita nyo, guys. Kung saan ko siya nilagay. No? Kasi meron tayong gagamitin na query, guys.
na shorter in a way na para maikli lang yung query mo, pero yung file kailangan ilagay mo sa specific location. Pero pwede naman kahit saan. Pero para mas organize, kasi what if gawin mo siyang package or baka sa thesis nyo, no? Mas maganda i-miss mo doon sa folder ng project nyo, ilagay yung database. Hindi yung kung saan, kasi magulo yon, no? For example, punta tayo dito sa ating yan, Visual Studio, di ba? Ito. Dito ang Visual Studio 2013. Ito yung mga project na ginawa ko. Ay, dito yung, ito yung laman ng kanyang Visual Studio. And then, punta sa projects. Okay, di ba? Projects. And then, connect form. Ito yung ginawa natin project doon sa SQL. Pag-connect gamit ang SQL database. Previous lesson ko, no? So, connect form. And then, connect form. Bin. And then, debug na folder. And ito yung nating database, guys. Nilagay ko siya dito, no? Kasi meron tayong gagamitin mamaya. Ngayon, na tayo sa ating program. Ngayon dito, i-erase natin ito, guys, no? Erase natin, guys. Kasi papalitan natin ng bagong query. Yan. Pero same pa rin. Same pa rin yung gagamitin natin na may at sa umpisa. Pero, dito, guys, sa ating OleDB connection, Olecon, no? Olecon, guys, ilalagay natin dito is, type ko, provider equals microsoft.ace.oledb.web.0. So, yan, guys, gagamitin yung version, no, ng ating connection. Kasi gamit natin, guys, si ACCDB. So, access database. Ibig sabihin nun, no? Actually, mayroon previous, guys, na database, which is MDB. It's Microsoft Database. Pero, mas latest to, guys, eh. Latest itong ACCDB. Ang gagamitin natin database dito sa MS Access. Eh, kaya, itong gagamitin nyo, guys, na version, no? So, dito, guys, lagay nyo ng semicolon. And then, lagay nyo. Tapos, yung matype ito, guys, lagay nyo is data source, no? Sabi, may data source yan. Ngayon, sa data source natin, equals nyo lang. And then, kung punta tayo sa ating database, di ba dito? Ito yung ginawa natin database, guys. PinoyEinstein_DBA.ACCDB, no? So, right-click nyo lang. And then, punta tayo sa properties. And, copy nyo to. No? So, copy natin, guys. Yan. Pagkatapos na makopy, ilalagay natin dito sa ating query. Yan. Okay, copy paste siya lang, ha. Medyo mahaba, no? Mahaba. Mahaba talaga siya, eh. So, ito yung ating data source. Kinapitan natin dito sa ating properties ng kanyang database natin. Sa Anton Documents Visual Studio 2013 Projects Connect Form Bin Debug. And then, slash. Ito, guys. Ilalagay natin ang ano ba pangalan natin ng nating database? Di ba? PinoyEinstein_DB.ACCDB. Semicolon. Okay? Yan ang ating, yan, para makapag-connect tayo doon sa ating database. And then mamaya mapakita ko kung paano gumawa ng password, no? So, yan, guys. Ang gagawin lang natin. And then, pagkatapos nito, papunta tayo sa ating pag-connect, no? Sa login form. Ano ba yung login form natin? Form. Yan ang makita. Form ba yata yun? Ah, ito nga. Okay, ito na pala. So, dito naman. Okay. Sa ating login form, double click lang natin, guys. Double click. And then, ito, guys. No? Ito na ating login form. Ngayon, gawin natin dito. Mga pala, nakalimutan ko. Kapitan muna natin dito, guys. Sa ating pag-select run query, no? So, punta tayo sa baba. Nagawa lang tayo ng bagong query. No? Copy-paste ko na lang. Copy. And then, ito gagawin kong comment na lang. Gagawin siyang comment, no? Kasi maapektuhan to, eh. Pag-pindot natin ng button. So, kailangan comment selection. Ito sa MS SQL Server. Ito nang isa naman sa MS Access. MS Access.
Matatandaan, no? Ito palitan natin ng ole con ole 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 hijo. Ole ole hijo. Ngayon na, gawin natin guys, pupunta tayo sa form, sa code natin. Pupunta tayo nga pala sa ating, ay hindi, sa ating pag ano pala. Yun, ito. Sorry guys, no? Dito nga pala natin pupunta tayo sa ating pag-open ng form load. Basically mangyari, pag-open ng form, magko-connect siya guys, no? Ito yung form load, form 1 underscore load. Yan. Kasi hindi pa tayo pwede mag-login, una-una, hindi pa tayo nakagawa ng oh, hindi pa tayo nakapag-insert ng information doon sa ating database. So, kailangan, mamaya, mag-connect muna tayo, guys, no? So, dito, guys, gawin natin, palitan natin to. Ganun pa rin, SQL in management. Kasi ito yung pinangalan sa class natin. Hindi natin change, no? Pero, ayos lang. Ayos lang. Gagawin natin. Ganun pa rin, ata. Okay, ganun pa rin. Pero, gawin natin. Kasi ito pa rin yung ating class na ginagamit guys eh. SQL in manage. Ganun pa rin. Kasi ito ang pinangalan natin sa ating ito. Yan, no? SQL engine management. Yung variable nyo yun niya. So, same pa rin. Muna pa tayo mabaguin guys eh. Doon lang sa ating pag-query. Ay sa pag-connect, no? So, try natin guys. Maka-connect tayo. Let's try lang. Yun. Ayan guys, no? Napansin nyo? Nakapag-connect tayo, you are now connected. So, ibig sabihin, connected tayo, successful ang ating connection do sa MS Access. No? Yun, guys. Ngayon, guys, napakita ko, yan, nakapag-ano tayo, guys, no? Ang gagawin ko, guys, lalagyan natin na password. What if may password? Kasi database yun, eh. Dapat talaga may password. Para ang papasok lang yung program lang. So, ang gagawin lang natin, dito sa ating MS Access, dito tayo sa MS Access natin, MS Access, no? Yan. Sa MS Access natin, gagawin natin, palagyan natin password, punta tayo sa open. Click yung open, and then punta tayo sa ating database na ginawa. Ito ba yun? Sa ating database na ginawa, Visual Studio 2013, project, connect form, yan. Connect form, bin, debug, yan. Ito yung ginawa natin guys, di ba? And then gagawin nyo, pag na-select nyo na, yung database, which is pinoyenstein underscore db.accdb, ang gagawin nyo lang, click nyo tong arrow. And then, click nyo ang open exclusive. Okay? Para ma-allowed tayo gumamit ng password, makalagay tayo ng password. Yan. May napindot nyo na. Andito tayo sa ating database, di ba? Pinangalan natin ng members table. Ngayon, nagagawin nyo, pumunta kayo sa file, and then, i-click nyo ang encrypt with password. Okay? Yan. Anong gusto nyo ilagay, guys, no? Ano kaya? Lagay ko na lang, may commonly used na password. Admin. And, admin. And then, pag nalagay nyo na password, click nyo lang yung OK. Oh, OK. Yan. So, ayos lang yan, guys, no? Kaya, pagbalik nyo, guys, doon, close ko to guys, no? I-close ko yung ating, no? Database. And then, pagpunta nyo sa ating database dito, bubuksan natin, guys. And, napansin nyo, pag nag-open tayo, guys, no? Open natin, no? Yan. Napansin nyo, naghahanap ng password. Bihin, kahit nalagay mo natin, for example, Apple. Okay, wala. Not a valid password. O, di ba? Ngayon, lagyan natin is Rose, no? Not a valid password. Ang pwede pumasok, admin. Di ba admin yung lagyan natin? Admin. Okay. Yan, napansin yung nabukas siya. Bubuksan natin database using admin. Ngayon, what if guys, bubuksan natin sa ating program mismo. So, paano yun, no? Close ko muna. And then, punta sa ating program. Ngayon dito, punta tayo sa ating SQL Engine Management. And then dito, no? Di ba ito yung ating query guys sa pag-connect natin? Masyado mahaba, no? Ito lang naman ang papakilaman natin eh. So dito guys, no? Ang gawin natin, napalitan natin guys ng hindi, nalagyan natin ng tinatawag na concatenate ko na lang guys, no? Tapos, ba? Habang error. Okay.
Nung nilagay ko ng plus guys, no, para makonkatenate kasi sobrang haba na eh. So, nilagay natin dito guys, meron tayong tinatawag na jet ole db colon, nilagay natin yung data database password equals, alipin na natin guys, yung admin, admin. So, ito ilalagay nyo guys, no, para makonnect natin kasi yung ating database meron ng password. So, pa lang. And then, ito guys, kailangan gawin mong, yan. Kailangan magkadikit to guys, no? Itong OLEDB, tapos itong colon. So, guys, no? Itong OLEDB, tapos itong colon, kailangan magkadikit silang dalawa, tapos yung database, no? At ang OLEDB. Kailangan magkadikit, guys, no? Yan, jet OLEDB, space, OLEDB, colon, database, space, password equals, admin. Kasi admin na rin pinaka natin, guys, no? So, pag nag-connect tayo, guys, mapansin mo. Yan. You are now connected. O, di ba? Connected na siya, guys, no? Connected na. So, click OK. Bukas na siya. Kasi, guys, kapag hindi natin nalagay ito, guys, yun ang gagawin ko, ha? For example, mali yung password natin. For example, nalagay ko dito. Kanya nalagay ako ng kanya ang password natin is money. No, money. No, yung peanut. Kanya yung password guys, no, kunyari. So pag nag-connect tayo, nag-start tayo ng program, papansin mo. Kunyari. Yun. Okay. So not a valid password, nalakay di ba? Sabihin, yung money, hindi password doon sa database natin na ginawa. So, ano gagawin? Diba? Siyempre, kung yung nakalagay, yung nilagay mo doon, which is admin, yung dapat ilagay dito. Para, so, lagay nyo dito is admin, no? Para pag-connect nyo, yan. You are now connected. Successful ang ating pag-connect sa MS Access with password, no? Ngayon naman, punta naman tayo sa pag-insert. No? Ay nga pala guys, yung nga pala kalimutan ko, ito nga palang data source natin, pwede natin paikliin. Kasi, yung ating database, nilagay natin dun sa ating debug, diba, folder. So, ibig sabihin, hindi naman kailangan na ganito pa. Ito, sobrang lapit naman sa ating project. Ibig sabihin, pwede naman natin palitan to. So, paano yun? Namadali lang guys, no? So, i-resign lang natin to. Wait. Resign lang natin. Yan, hanggang dito lang. Yan, di ba? Sobrang haba. Papaikliin natin yan, no? Papaikliin natin. Yan. And then, lagay natin dito yung itong linya. No? Yung linya na yan, ito yung dadagdag natin, guys. And then, lagay mo dito is data directory. And then, ito. And, yan. Yan ang gagawin mo. No? Yan ang dadagdag mo, guys. Kaysa naman yung kanina, sobrang haba. Ito na lang, mas maikli, no? Ito yung pag-play natin. Yan, di ba? Napansin nyo, connected pa rin siya using this code. Data directory. And guys, no, para mapakikili natin, kasi yung ating database, nandito, nandun na mismo sa program na project natin. So, hindi na kailangan pa na kunin mo yung kanyang location. Ganito na lang gawin para mas maikli, no? So, yan. So, gagawin natin dito. Mag-insert na tayo, no? Pero, syempre, ating query wala pa. So, gagawin natin. Magagawin natin. Na tayo sa ating pag-insert, no? Insert button. And then dito. Kapalitan lang natin 'to, guys, no? SQL inman pa rin ba? Okay, SQL inman. Kaya palitan na kayo natin 'to, no? It's an SQL inman. Copy paste ko na lang para sa ating OLEDB. No? Gawin ko lang dito. Ole na lang. Ole. Ole, ole. And then, sa ating pag-insert, ganun pa rin naman, di ba?
So mamaya guys, explain ko sa inyo guys, no? Paano yung review ko lang guys, review ko lang kayo mamaya. Sa buong-buong pangyayari ng program, no? So dito pwede natin ng ole. Yan ang busy gagawin natin guys, mapalit lang naman natin ng ole. Puro ole, no? Ole. Ole. Then ito. Ole, ole pa rin, ole. Data collection pa rin, ole. Aba? Ole data connection, hindi dinagdag natin guys, no? So yan lang naman, busy hindi mapalitan dito sa ating button sa pag-insert. Ole-ole naman. And then, gagawin natin dito sa ating SQL Inkman, Ink Management. Punta tayo dito sa Run Insert Query. Yan, dito. Dito, guys, ang gagawin natin. Tama ba? Ito ba yun? Teko lang, ha? For student pala to. Ah, teka lang. Check ko lang. Ay, tama. For student. Okay. So, yung sabihin na sa kabila tayo. For student query. Ayan tayo sa for student. Run insert for student query. Ngayon dito guys, pag-insert natin. Agawin lang naman natin. Copy-paste ko na lang. Copy-paste. Ito for ano to eh. SQL to guys. SQL server. And then, ito gawin ko na lang. Comment. Edit. And then, comment. Comment na natin guys. Ilagay na natin yung sa MS Access, no? So, ano ang error to? SQL con. At ang gagamitin natin is ole, no? Ole, ole lang tayo dito guys, no? And dito sa ating query, insert query, napahito lang na natin dito. Then, maximize ko na lang. Ganyan, lagyan nyo ng brackets guys, no? Ganyan, lagyan ng brackets sa kabila. Kasi hindi siya gagana guys pag walang brackets, no? May brackets dapat. Brackets. Yan. Ang gagawin mo. Tapos ito syempre, kailangan ole. Mga ole-ole na to, no? Ole DB. Okay? Pakita mo rin to ng ole. Ole-ole. Ayun sa baba. Pakita nyo lang to ng ole. And then dito, ole, 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 hiho. And then, ole con. Ole command, no? Puro ole command, guys, no? And then, ole ulit dito. Yan, puro ole lang. Tapos, ilang ata. And then, sa pag-select natin, guys, kailangan, ayun, select. Ang pinangalan ko, select query for student, eh. Yun, ito. Select query for student, kasi napingin natin dito, guys. Ito. Kasi pagkatapos mag-insert, kukuha tayo ng information papunta sa database ng MS Access, ilalagay natin sa ating data grid view. Kasi yung ginawa natin guys nung una guys, no? So, pinangalan natin sa ating method is run select for student. So, dito, natin gawin, copy-paste ko na lang. Copy. Gawin comment. Gawin natin comment guys. And pangalan natin dito, SQL server, no? Kasi SQL server to na query. Yan ang magagawin natin. MS Access. So, yan guys. Pakita nyo lang natin, no, ng ole. Ole-ole lang tayo dito, guys, no? And then ito, papakita lang natin ng members table. Members table lang nilagay natin to guys, no? Members table. No? Ating table doon, tama ba? And then, ole. Ole. And then, syempre, ole din to. Tapos, dito, will be ole db. And then, ito, ole. And then, ole. Ole adapter. Ano? Ole db adapter. Ole command. And then, ole. Puro lang ole, no? No, sorry. Ole. And then, ole. Yan. Check natin, no? Kung tama naman. Check nyo guys, dapat lahat ole, no? Ayun. Kailangan may ole pa dito. Gawin natin. May naman ba, ano? Check natin sa, ano? Tama ba ating nagay sa
Lahat naman nata all eh. Okay, tayo natin mag-run guys, no? Tayo natin mag-run. Nga pa, nakalimutan ang pangalan. MS Access. So, ito yung pag-insert natin sa MS Access, no? So, gagawin ko na lang. Pag-open niya. Diretso ko na lang pag-open, no? Yung main form na agad. So, kunin ko yung main form. Declare man lang ako ng main form dito. Main. Tapos form open equals new main form. Yan guys, no? Ano yung gagamitin natin si main form? Lagyan natin dito. Automatic siyang bubukas ng main form, no? Pero kahit na nandito sa guys sa baba, baba na lang siguro. Yan kailangan sa taas pa. Dito na lang mismo. Sa ating form load. Pag bukas natin ng program, agad na siya mapasok doon, no? And then, main form. Open. Show. Dialog. Yan. So, try natin. Yan, di ba? Open na siya agad mismo. Ngayon, mag-insert tayo dito. Kasi kapag naglagay na tayo ng insert query, pag-click natin ng isang query, kailangan ma-insert siya doon sa database, no? So, lagay tayo ng name, for example, full name agad. Ray Jin. Ray Jin. Ray Jin O. Aganan. Okay? Ray Jin O. Aganan. Kaya na pangalan niya, no? So, gender naman, female. And then, grade niya is 90. Ayan, right. Ah, teka lang. Ang grade is integer, di ba? Wait lang, ha? Baka may ang grade is number. Dapat integer. Ano nilagay ko doon? Teka lang. Sorry. Tao lang, nagkakamali. So, tayo sa ating, ano, ha? Engine management. Ang grade natin dapat, integer. Punta tayo sa database natin. Ang password natin guys, di ba admin? Admin. Yan. Ating design view. And then sa grade natin, hindi dapat ano text, dapat integer. Di ba? So, dapat number. Number dapat. Save. Close natin. Ba natin ano? Full name, gender, grade. Mga letters lahat, di ba? Atin. So, ating program. Full name, gender, grade. Okay. And hindi student table, no? Kundi, members table. Atin pa members. Data recorded. Check ko lang guys, no? Baka magkamali tayo. Ito natin variable, parang hindi naman appropriate. Member, no? So, ayan na. So, mag-insert tayo guys, no? Dito guys, lagyan natin si Regine. O, aganan. Gender, female. Grade is 98. Then, press natin ang insert. Dapat may insert siya doon sa ating database, no? So, click insert. Yon. Members data recorded. Successfully, na-record natin yung information ni Regine O. Aganan. So, click natin okay. And then, napansin nyo na, student data selected. Sabihin, mapupunta siya dito sa ating database. Sa ating data grid view. Okay. Yan. Napansin nyo guys, nalagay na natin yung information ni Regine sa ating data grid view. So, nakapag-insert na yun at the same time, nakapag-retrieve. So, yun guys, no? Ngayon, next natin gagawin, baga naman tayo mag-update and delete sa loob ng MS Access. So, ang gagawin naman natin dito is, syempre, punta tayo sa ating text editor ng update. Dito tayo mag-edit. So, close program muna. Ba tayo sa ating design. Double click natin yung update, no? Double click ang update. And then, ito yung makikita mo. Ngayon, dating gawin, copy paste ko na lang para mabilis.
Tapos, gawin ko siyang comment. Edit. Advanced. Comment. Then, napakalan ko na lang siya ng parang makita yung difference, no? MS, ah, hindi, SQL Server. And sa kabila, MS Access. And then, lagyan na, fix lang natin. Update button. Ang papalitan natin dito ay walang iba kundi ito. S, ole. Tama ba? Puro lang itong ole. Basta ole lang, guys, no? Ole, ole lang. Kasi ole yung ginamit natin. Baba. Hindi sila pa natin dito. Check lang natin, guys, no, para wala tayong magka-error sa code. Wala naman, no, okay naman lahat. So punta tayo sa ating class na SQL Engine Management. And then tayo sa update query. Sa so, update query natin. So dito, gagawin lang natin, natin gawi. No, copy paste lang. Copy paste. And then, syempre, and then, SQL Server, huh? And then, dito sa taas, MS Access. Then, dating gawin, pahitan natin ole, olicon.open, and then dito, pahitan natin ng members. Okay, syempre, members. And then brackets. Malimot ang brackets, no? Brackets. 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 Bracket. Lagyan na natin to. Lagyan natin. Siyempre ito. Members. Ole. Ole command. Ole. DB command. Ayan, ole. 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 Yan. Puro lang ole, no? Ole. Member. Member data update. Check natin, baka may kulang. Okay, ito nga pala, okay. Ole. Ole. Okay na ata. So, ayan na, check ko lang muna yung main firm natin. So, ano pa rin siya pala, select firm. Ganun pa rin pala yung operation niya. So, parang mag-update. Kaya yung ginawa natin dati, guys, mag-update and then mag-retrieve ng data. So, play natin. So, pagkita tayo. Ating program. Oops, teka lang. Yung button nga pala pag-select, no? Siyempre ka na, malabas muna natin sa ating data grid view. So, nakalimutan ko. Sorry, guys. Ating, dito, sa ating main form design. Double click na itong select. And then, ole. 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 Okay. Ole lahat, no? Ayan, ole lahat. Hindi ko ba nalagay ng ano? Pag click ko na, guys, ng button, kailangan mag-change siya, di ba? So, palitan lang natin, guys, no? Ayan. So, pag click natin, guys, ng isang row, lilipat yung information papunta sa text box. Basically, yung nangyayari dito, guys, no? Pinakita ka na, guys, ang paggamit ito. So, doon, guys, ating program. Balik naman tayo. And then, select. Click select. Student data. Natin na itong. Anyway. Ayos lang. And then, pag-click natin yung nalilipat sa ating text box. So, yan, guys, no? Nalipat siya. Magic, no? And, kailangan natin ma-update to. So, gagawin nyo. So, instead na si Aganan, it's Aguilar pala. Aguilar. Yan. Aguilar pala siya, no? Click update. Members, member data updated. I mean, member data selected, student data selected pa rin. Yan, napansin nyo, guys, no? Napakita natin ang Aguilar.
Regine O. Aguilar. Yun ang pangalan niya. What if lalaki pala siya? No, hindi pala female. Ito natin male. No? And then, click update. Member, data updated. Student data selected. Napalitan siya na naging male na siya. O, di ba? Okay na, pag-update natin. Yun lang guys ang gagawin nyo, no? Sa ating pag nag-update tayo sa MS Access. So, next natin gagawin, pag-delete naman, itong delete na to. So, delete natin guys yung pro, yung member. So, dito tayo sa ating design. And double-click lang naman yung button. No? Double-click yung delete button. Ito makikita mo. Pwede mapalitan ko muna siguro yung ano, yung query. Sa student query ba yun? Ayun. So, dito, pwede natin ang member pala, no? Member data selected. Okay, balik tayo sa main form. And palitan natin ito sa button delete. The underscore click. Gawin natin ng ole. Atin gawin, ole. Ole. And then ole. Ano ba? Ayun, ole. Reset box. Ngayon, punta tayo sa ating query. Pagkatapos ito sa ating main form. Sa query na pag-delete. Panatay natin sa query pag-delete. Yeah, ito, rent key for student. Okay. So, try natin. Try. Copy. Paste. SQL server. And then, commit lang natin. Ito sa SQL server, di ba? Commit lang natin, guys. And dito sa taas. For the MS Access. And dito natin gawin ole member tapos members and then bracket syempre kalimutan yan ole members ole then ba ay sorry so pala ole DB Ole Ole Member and then Ole So yan guys no check muna natin pag-delete natin kailangan Ole no yung sa main form And then check natin guys. Ano na pag-delete tayo guys, no? Start. We're now connected, okay? Then select natin, click natin select. Member data selected. Kita natin guys kanina, 'di ba? So i-click natin guys, kailangan ma-delete natin 'to, no? Ma-delete natin. And then pag-click natin ng delete, automatic na siya mag-select, no, ng kuha siya ng information sa MS Access papunta dito sa ating data grid view. Kailangan mo lang lumabas, no? So, delete. Oh. Ay, sorry. Wala pa lang naman. Wala naman. Okay, select mo natin. Yan, select. And then, delete. Click delete. Yan. Nasabihin niya, are you sure that you want to delete this item? Item talaga dapat per account, no? So, click natin yes. Siyempre. Member data deleted. Okay. Member data selected. Napansin nyo, nawala na yung information. So, ngayon guys, yun lang ang way guys, no? So, yan dito guys. Gagawin natin lahat ng ang activity ito. Itong insert, update, delete. Nang sabay, no? Gagawin natin to guys dito mismo. Diretso na para makita niyo ang effect. So, sa ating MS Access. For example, mag-insert ako ng information dito. For example, ngayon, ilagay natin dito. Aljur H. Alarcon and gender niya is male and
grade niya is, for example, 100. And then, mag-insert tayo, guys, no? Insert. Members, data, recorded. Member data selected. Ayan. Insert pa tayo, guys, no? Insert pa tayo. Kunyari, Sue. Sue. Kay Perez. I, female. 90. Or ano lang. And then insert. Member status selected. Okay, insert natin guys. Pangalawang member. Lalagyan natin dito. Glide. Glide name. And Aguilar. Nyari Aguilar, no? Glide May and Aguilar. Yeah, female, meron siyang 100. Insert. Okay. Yan. Member data selected. So, yan. Nakapag-record tayo. Nakapag-record lang tatlong member. Sa pa, lagyan natin kahit na isa na lang. Last na lang. Lagyan natin Vince. Vince Joseph G Sarmiento Jose Vince Joseph G Sarmiento nangyari. And then siya ay syempre male, meron siyang 95. Then insert natin members data recorded. So yun, members data selected. Yan, dito na si Vince Joseph Sarmiento. Ngayon, kunyari, si Aljur, hindi pala Alarcon. Hindi pala siya Alarcon. Eh, siya pala ay Abiola, no? Yan pala yung kanyang apelido. And then, siya pala ay, sabi no, Aljur yung pangalan, pero babae pala siya. Kunyari, ganyan. And then, update natin siya na update. So, member data updated. Member data selected. Okay nyo, Aljur Edge, Abiola na. And then, for example, si Sue. I-delete natin, no? Si Sue pala ay wala na sa ating company. So, kailangan na siya ma-delete. So, delete natin siya. Pag-click natin delete. Are you sure you want to delete this item? Yes. And member data deleted. Member data. So, wala na si Sue. So yan guys, no? Ang paraan paano mag-connect sa MS Access, insert, select, update, and delete. May explain ko sa inyo guys ang itong pangyayari ng program. Dito sa ating form. So, naglagay tayo ng SQL in management that is now connected equals to. So, kapag ito guys, kapag nag-return siya ng true, pag-open niya ng database na MS Access, mag-return siya ng true. Kapag hindi niya nabuksan, mag-return siya ng false. No? Ibig sabihin nangyayari. And then, maglalabas siya ng message na specific error niya. Kung ano yung syntax na error dun sa ginawa ng program. No? Eh napansin nyo guys, ito nga pala, no? Nag-declare tayo ng para sa operation ng gagamitin nating variables para sa MS Access naman sa baba. Balik sabi ko kanina, edit lang natin guys. Kasi same lang naman. Wala naman pinag-aayaw mo masyado yung MS Access and SQL Server. So parang purpose ito, nag-edit lang ako para makita nyo yung difference ng dalawa. No? So, yan, kanina naman, OLEDB connection. Nag-declare ako ng OLEDB data sa library sa taas. Tandaan nyo yan, dapat mag-declare kayo yan kung gusto nyo gumamit ng MS Access. Declare kayo ng OLEDB dito. And then, syempre may OLEDB connection. OLED connection yung name niya. At yung kanina, guys, di ba, OLEDB dito sa ating connection string. Meron tayong provider. Ito yung lalagyan nyo guys kapag mag-connect kayo sa ating MS Access. Provider equals microsoft.ace.oledb.12.0.
And then, syempre, huwag niyong kalimutan ang semicolon. Data source equals yan. Kapag gusto niyo shorter, kapag ka yung database, mas malapit to sa database sa inyong project, sa kanyang debug no, na folder. Ito yung ilalagay nyo guys, sa ganda to, no? And then, meron tayong so, yun guys, no? And then, mapangalan nyo guys, pagkatapos itong data directory, itong linya na to guys, and then slash pinoyeinstein_db.accdb. Ito yung latest version sa MDB. Pwede ko gumamit ng MDB guys, no? Pero ito yung recommended ko na sa inyo kasi ito yung mas latest dun sa previous na MDB na database access. So, ito yung gagawin nyo guys, no? Ilalagay nyo to. Kapag ka walang password ang iyong database. Kung may password, huwag kang kalimutan maglagay nitong jet:olidb:database:password=admin:. No? May password guys. And huwag niyong kalimutan na ipagtabi itong OLEDB database. And sa pagitan nila is may colon. Tandaan niyo yan, no? Tandaan niyo lagi. So, meron tayong OLEDB command. Siyempre, utusan mo yung MS Access na pag-manipulate ng information doon sa OLEDB adapter. Na magkaroon connection yung MS Access at yung program at yung dataset naman ng purpose. Paglalagay ng information, pagkatapos natin makuha yung information galing doon sa MS Access. Use the pinoyeinstein_db.accdb. Ngayon dito guys, ating kanina, kapag nag-return siya, pag nag-open, at nag-return siya ng true, pag na-open niya, sabihin, connected tayo. Kung hindi, nag-return siya ng false, kapag hindi niya nabuksan, nag-return siya ng false, and hindi tayo magiging connected. Naka-disconnected tayo basically. So, yan gagawin guys. Kapag connect, saan ba yun? Saan pala. So, yun guys, no? So, kapag connected, so, pag true siya, magbubukas yung main form, and then, which yung dialogue. Anong dialogue? Ganito ko yung dialogue, which is ito. Itong dialogue na to. Ibubuksan niya to. No? Yun ang gagawin niya. Tapos, punta tayo sa ating insert query. Sa main form. Double click yung insert button. Ito makikita nyo, no? So, pag nagpindot tayo, check niya yung text full name, which is ito. I-check niya to. Kung may laman o wala. No? Ano ba yun? Kapag may isa man sa text box na walang laman, sabihin niya ito. Please fill up the form completely. Ayun, kung may laman, kung kompleto ang laman niya, so, convert niya ang grade, no? txt.grade.txt, convert niya sa integer, kasi integer ang ating number ang ating column doon sa may grade. And then, tatawagin natin si Oli Ingman, which is ang ating class na SQL Engine Management. Eh, pinangalan lang natin Oli kasi nga MS Access ang gamit natin. Para hindi malito, no? And then, run insert query for student. So, basically, ito yung tinutukoy niya, yung ating insert query doon sa ating class. Ipapasa niya itong lahat ng information nito doon sa ating class. Pasa niya sa insert query. Ito. Yan. Ipapasa niya dito. Ngayon yung information doon sa ating main form, text editor, binasa niya dito, no? Dahil nag-declare kayo ng parameter na full name, gender, and grade. So, mayroon tayo mag-open tayo ulit ng database. And, yun, no? Insert query, member. Ito lang naman, pinagkaiba lang naman kanina nung sa SQL Server, walang brackets. Ito, sa MS Access meron, no? Para kapag C-sharp ang gamit, so insert into members table. And wag nyo kalimutan yung spelling. Check nyo guys, kailangan exactly the same. So, kailangan parehas doon sa ating bawat column head. No? And then ito naman values. So, ano to? That ito, ipapasahan mo ng information. Siyempre, kailangan nakatapat kung ano yung dito, kung ano yung papasahan mo. Since ito guys,
may value na kasi nga galing siya dito sa taas. And then papasa mo siya dito. Pag napasa na dito, no? Pag napasa dito guys sa ating, no? Sa ating string, pag, mula dito papasa dito. Papasa niya dito guys. So mangyayari 'yung magiging value dito. Kailangan nakatapat, no? Tapat-tapat yan guys. Full name kailangan dito, ang full name. Gender dapat dito, ang gender. And then grade dito dapat ang grade. No? Kailangan nakatapat-tapat guys. Dinapasa niya ang gender upon sa gen, which is ito. At yun ang magiging value nito. At yung grade naman, napasa na niya dito sa grade at grade. At yung value dito, napasa naman dito. Okay? And then, syempre, yun ang magiging value no? Isang row na yon. At mag-execute ng query. And then, gagawin, message box, show members data recorded. So, isibihin pa. Kapag sinabi niya ito, patunay na, recorded na siya doon sa ating MS Access. So, yun, okay, and then, ayan tayong message box information. Then, mag-close yung program, yung database, ulit, con.group. Kapag di nabuksan, so, magpapakita ng specific error, ano problema, hindi na mag-close yung database. Ngayon, napansin nyo guys na naglagay ako ng Oli Ingman Run Select for Student Query, sabihin, tatawagin natin, kukunin natin information, tatawagin natin ito, basically ito. Wala. Ayan, ito, no? Tatawagin ito. And then, ma-open naman niya yung database, and then select niya kung ano yung nasa loob ng members table. Pinangalan natin table, guys, no? So, select all. Sabihin, lahat ng information na kukunin, lahat ng information na yung kukunin, no? Then, magiging ating query sa pagkuha ng information. And then, nag-olid command equals new OLIDB command. Pagtabi nyo itong dalawa, guys, no? Select student query, yung ito, at itong OLICON. Pagtabi yan lagi, no? Kasi kapag hindi mo pinagtabi, paano malalaman ng program kung anong database yung binubuksan mo? Kasi nga itong OLICON, guys, connection natin sa taas, ito, di ba? Ito. Kasi nilagay natin dito yung pangalan ng database, correct? So, yung sabihin, itong database guys, no? Ibig sabihin, dapat doon, pangalan mo rin. Sabihin, kailangan i-connect mo siya doon. Yan. Kailangan may OLICON guys, no? Para ma-detect yung database. And then, only data adapter, kukonnect natin yung program at yung MS Access, only command, and only data collection. Nag-declare tayo ng bagong data set. And then, only data adapter fill, only data collection. So, nilagyan mo lang naman, nag-fill, or nilagyan mo lang laman yung only data collection natin dahil sa pagkuha natin information galing sa MS Access. And nasabihin niya, members data selected, and then mag-close yung ating database. And then kapag hindi nabuksan, itong sasabihin niya, sabihin niya specific error and mag-close. Okay. Ngayon guys, ngayon naman, punta naman tayo sa update. Ito sa update natin, sasabihin naman niya, kung yung permission, kung yung laman, kung wala, isa man doon wala, sasabihin niya ito. No? Please fill up the form completely. Ayun, kung may laman, gagawin niya ito, else. So, magko-convert naman tayo kasi nga auto number yung ating ID. Kailangan dapat number. Kailangan to integer. Integer dapat. So, integer. Convert na niya. Napasa niya sa integer na variable. And then, to int. Itong text grade. Convert niya sa integer sa grade. And then, sa Oli Ingman run update. Tatawagin niya si run update query for student. Papasa niya yung mga text box na to or itong variable na to. So, set up ka naman ng parameter. No? Ipapasan mo itong lahat information na sa loob nitong mga variables na to papunta dito sa method na to. No? Which is ito guys. No? So, pinasa mo isabihin kung yung naging laman nun napunta dito at kailangan pantay guys. No? Sabay, kailangan kumbaga pantay-pantay, no? Pinapasama na information. So, ayan, pupunta dito sa engender grade, yan.
yung galing doon sa ating kabila, sa ating main form. Yun sa may value na to, kasi pinasa nga, parameter, no? May mga value na to, mga variables na to, galing doon sa ating main form. Isabihin, bababa na dito, guys. Magiging value, no? Ito, guys, yung mga variables dito sa baba. Sa baba, bubukas tayo, guys, ng olicon.open. And ito yung ating query. So, natin gawin. So, update query members, update members table set. Gawin brackets lang, gagawin lang brackets, guys. Itong bawat column head, no, doon sa ating database. And then, syempre, yung gender grade, no? Actually, pwede rin dapat ito, dapat. Pwede rin ito gawin brackets, no? Tapos, pwede rin, guys, ito pwede rin wala. Itong sa ID banda. Sa may na lang, sa may where, no? And sa only command, bukas na naman, nagbukas ka naman, nagbuka ka ng bagong pag-uutos doon sa database. And kinuha mo yung update query members. Ito. And ipag-connect nyo sa Olicon, sa Olicon connection natin, string connection string natin sa MS Access. And ito naman, napansin nyo guys, nagpasal-pasal lang naman at bit value doon sa ating full name. Anong pinasa mo? Yung full name dito sa ating mga ginawa ng string to sa taas, di ba? Full name, napasa full name. So, natin maging value full name, napasa sa dito. No? Sa column head ng full name. And then, same din dito sa gender, napasa sa gender. Grade, napasa sa grade at grade. ID, napasa dot ID at ID. And then, only command, execute ng query. Lagi nyo guys, ilagay ito, no? Execute ng query. Para may mangyari talagang behavior dun sa ating database. And message shows yung members data detail. Kapag na-update natin, successful lang din at pag-update, sabihin niya ito. May letterhead siya na notice. And kapag hindi siya nabuksan, sasabihin niya ito. And sasabihin niya specific error and then mag-close yung program. And dito nga pala sa taas, mag-close din ang database kapag katapos natin mag-update. No? And dito sa baba, mag-close din kapag after na magbigay yung specific error niya. And then, syempre, dating gawi, nagkaroon ulit ako dito ng Olicon man run select for student query. So, sabihin, tatawagin na naman niya ito. Balik naman tayo. Yan, run select for student query. Tatawagin na naman niya ito. Mag-open na naman. Mag-set up naman ng value dito sa string, dito sa variable. Select all. Pipiliin lahat ng information dahil sa members table sa pinag-assign natin na database. And then, only command, new. Huwag ka ng bagong pag-uutos. And pinag-connect mo. No, gagamit ng OliDB adapter, pinag-connect natin yung select student query and Olicon. And gawa ka ng bagong collection, dataset. Pinangalan natin OliData Collection. And then nag-fill lang tayo, nilagyan natin yung laman, yung OliData Collection. From the MS Access ng information. And then, magsasabi siya ng members data selected. And then, mag-close yung program. Kapag hindi gumana, nagkaroon ng error sa pag-update. Sa pag-select natin, guys. So, sabihin niya ito, specific error, and mag-close yung database. And then, lipat naman tayo sa delete. Last na ito, no? TXT. Yan, TXT ID. So, kapag walang laman, yung ating TXT ID, mag-i-error siya. So, notice niya. Kailangan dapat malagyan ng laman, ng value, yung text box na yon na ID. So, kapag may laman, yung ating text box na ID, gagawin niya ito. No? Sabihin niya, bar result equals message box that show are you sure that you want to delete this item? Or, pwede na sabihin natin, account. So, notice, message box buttons, yes, no. Yan guys, gagamitin nyo kapag ka may papilian, yes or no. Gagamit nyo si message box buttons dot yes or no. Pwede na palitan to guys, pwede na palitan. Okay, cancel. Yan, nasa inyo, no? Pero dapat yes or no dito kasi mag-delete tayo ng item.
sa message box icon dot warning. So warning yung magiging yellow yung lalabas niya, warning sign, no? And then dito sa if condition, if result equals dialog result dot yes, ibig sabihin gagawin niya ito. Kapag pinili mo is no, gagawin niya ito. I understand, notice. Okay, okay, hindi mo pala i-delete. Oh, sige, ayos. Kapag pinili mo yes, insert, ito, mag-convert na naman. Kasi number, yung auto number sa ating database, ang ID. Mag-convert niya sa number, napasa niya sa ID. And oling man that run delete query for student. Tatawagin na naman niya yung ating class. At may name na run delete query for student. At yung value nito sa ID, napasa na naman niya doon sa ating delete, sa ating parameter, no? And then, dito guys, sa ating parameter, ating delete set, and select the run delete set query, and so, ang value nito, galing doon sa ating main form, no? Mag-run nito guys. Kasi tinawag natin guys, eh, di ba? So, olicon.open string, ito yung delete queries number. String natin guys. And, pinaka natin ang delete from members table. So, delete natin from yung pangalan nating table dun sa database. And then, where, saan ba banda ang i-delete? Yung kan yung ilagay natin dun sa text box. No? Kasi dito, olidb command, gawa ka ng bagong pag-uutos. Delete query member olicon. Pinag-collect mo itong dalawa. And then, dito guys, olidb command that parameters add with value. So, kung yung nilagay mo doong number, nakalagay doong number, kasi di ba pag-click natin ng isang row, automatic na pupunta sa text box. So, ibig sabihin yung ID, doon na mismo sa text box. So, napasa na lang niya dito sa ating ID, which is ito. And then, napasa niya dito sa ID. Ayan, since napasa na, alam na ng database kung yung didelete. Kasi nga, yung number is na-identify na. So, pagkatapos noon, execute na ang query para magkaroon ng behavior kasi makita man na agad yung pangyayari. Message box.show member data select deleted. Sabihin na delete na. And then, magsasara yung database. And kung hindi, kung sabihin yung specific error, kung ano may problema, and then sabihin niya is olicon. No? Oli.close. Sabihin, close na yung database. So yun guys ang paggamit guys nito ng pag-connect, no? So dito guys, prepare na natin yung content of this tutorial. So yun guys, no, na-perform na natin yung activity na to. So nakapag-create tayo, create ang database connecting to MS Access, making a password for the database, inserting data, selecting data, updating data, and deleting data. So yun guys ang gagawin nyo guys dito sa MS Access na hopefully na magamit nyo darating, sa darating na exam, no? So thank you guys for watching. Hopefully to see you guys on my next videos. God bless, no?